What is up guys, this is Kenneth and you're watching Tungs TV. So today, as a continuation for our mealworm breeding tutorial, ihiwalay na natin yung baby worm dun sa kanilang frass at yung mga malalaking worm pa sa kanila. Basta ihiwalay na natin yung frass nila para mabigyan na natin sila ng bagong chick boosters ng substrate nila para mabilis na yung kanilang growth. So tara, samahan nyo ako. And guys, ito na yung na separate natin nung nakaraang video dun sa mga beetle. Ang gagawin natin, syempre ibibistay ulit natin sila. Iwalay natin yung frass nila. So gagamit tayo ng mas maliit. So kahit na maliit na itong screen na binili natin, ayan, makakalusot pa rin yung maliliit na worms yan, di ba? So panganibagong batch yun, doon natin gagawa ulit, gagawin natin ulit yung process na pagbibistay na mabilisan, na rush siya. So pag ginalog mo kasi to, hindi makakalusot yung worm dyan, ganyan. So pag inaalog mo ng ganyan, kailangan maisalin mo kaagad para yung mga worm na hindi nakalusot, maihiwalay mo na, yung frass lang yung nahuhulog. So gagawin natin, since may malalaki may maliliit dito, dito muna sila sa, hahayaan muna natin sila, hindi na natin kailangan alugin ng i-rush, kumbaga, yung shifting process niya. Yan natin dyan ulit sa timba. Tapos ihulog. So, huwag nyo kakalimutan magsuot ng mask, ha, kasi nakakasipon to. Sisipunin ka dito, tapos uubuhin, hababahingin. Kasi sobrang nipis ng ano yan, lumilipad ng frass nila, lumilipad sa hangin. Bawal talaga mag-alaga, may hika ng superworm sa mealworm. Yan, ito nyo, lulusot yan dyan sa ilalim. Yan, lulusot na din yung worms dyan, yung frass. So yan, lumilipad yung particles na yan, na aamoy natin, tapos kakaroon tayo ng allergic reaction dyan. So hayaan muna natin yan hanggang sa maubos na yung maliliit na parts nya, maliliit na part nung sa breeding. Tapos salin, yan lang. Pwede natin pabilisin yung process na to, alugin natin. Yan, bibilis yung process na mahuhulog dyan.
Ang gagawin natin dito, dadagdagan lang natin ng chick booster yan at saka yung water source niya. So after nun, hayaan na natin lumaki. Pag lumaki, itatransfer natin sa mas malaking lalagyan. Ngayon ito namang naiwan. Yan, maliliit. Saan itong maliit? Salin ulit. Mga nakalusot. Pakita ko sa inyo kung paano naman yan may sasala. So, ganun pa rin. Ito pa rin yung gamit natin. Kuha ka ng konti. Tapos, bilisan mo yung pag-shake. So, ito na. Kailangan nakaready na rin yung pagsasalinan yan. Pakita ko sa inyo yung secret. Salin agad. So hindi ito 100% na hindi makakalusot ha. May makakalusot pa rin dyan. Ulitin nyo lang yung process hanggang sa mag-satisfied na kayo. Yan. Yan yung sobrang liliit na kasya sila ron sa pangsala natin. So, meron pa. Ito pa. Lain natin, same process. So, ayan. Meron pa ba? Meron pa. Sobrang liliit. Ayun. Sama natin sila doon. Dagdagan ulit ng chick booster saka ng water source. Tapos na. Ayan, so after natin yan mahiwalay, ma-segregate natin yung maliit sa malaki. Na babies ha, babies pa lang yan. Hayaan muna natin sila dyan sa tub na yan hanggang sa makita natin na nagsisiksika na sila. Ililipat na natin yan sa mas malaking bin. Kasi dapat maluwag talaga yan kasi mamamatay yan. Sensitive sila sa moisture saka sa pagiging crowded. Pag crowded sila, mamamatay sila, bigla na lang mamamaho. So papakita ko sa inyo ano ba ang itsura niyan pagka malalaki na, nailipat na natin sa mas malaking lalagyan. So ito, yan, yan. So diyan magtatapos yung process natin. So ito na yung finished product. Ito yung pwede na natin ibenta, ipakain. Ayan, sa hamster, sa lizard, sa scorpion, sa langgam, kahit saan. Ayan. So, anong masusunod na process? Sa process ito, siyempre, ulit tayo sa umpisa. Andyan na yung mga pupa. Pagka ganyan, may pupa na. Ginagawa ko, siyempre, isa-isa. Dadamputi natin isa-isa yan. Lalagay ulit natin sa isang lalagyan. Dito. Lagay dyan. Tapos, pag na yung beetle, lipat sa lalagyan. Pag natapos na mag-itlog yung mga beetle, dumami na yung mga worm, lipat ulit. And so on. So, ganun lang yung process natin dyan, guys. Ikot lang tayo. So, panoorin nyo yung tatlong episodes. Bali, dun tayo, dun iikot yung breeding process natin ng mealworm. Makikita nyo dun. So, pag ito naman kasi, yan mga pupa na yan, inayaan nyo lang dyan. So, tinamad kayo ngayon piliin yan isa-isa, bilangin o alisin yung pupa sa worm. Ang mangyayari nyan, magkakaroon din kayo ng beetle sa loob nito. So, as a seller ng mga live food na to, live feed na to, mahirap para sa akin na nakahalo rin yung beetle dito. Tapos may maliliit na worm, may malalaki. Kasi ang order syempre sa'yo per size. So kung may halo ng ganun, halimbawa may halo nito, may pupa, may beetle, mahirap yan ihiwalay. Pag binibilang mo na, pag ibebenta mo na, ihiwalay mo yun.
ang hirap. So, ganun ang process ko. Pero kayo, kung gusto nyo, hayaan nyo lang sila dyan. Kasi, total, nadampot lang kayo eh. Pag dampot nyo, pakain. Dampot, pakain. Ganun, di ba? So, ako, hindi ganun. So, nasa sa inyo yan. Ayan o. Di ba? So, ayun guys, natapos na yung mealworm tutorial natin. So, may natutunan ba kayo? Kung may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hit nyo na rin yung notifications bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. At kung meron kayong shoutouts, may hindi kayo naiintindihan, may mga tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba, re-replyan natin yan. Yan. So, huwag nyo kalimutan mag-like kasi yung like at saka yung views makakatulong po sa channel natin yan para maging searchable din po sa ibang gustong makapanood. So, huwag nyo po kalimutan mag-like ha. Maraming salamat. So, yun muna mga boss. Sa susunod ulit. Salamat.